Okay, I hope I got this right, no? Kasi baka makalimutan ko kasi yung mga points. So, sa dinami-dami ng paraan sa mundo, isa lang ang tunay na paraan. Okay, yan ang unang point natin. Pangalawang point natin, sa dinami-dami ng mga tao sa mundo, isa lang ang tagapagligtas. At higit po sa lahat, sa dinami-dami ng mga problema at mga suliranin sa mundo, isa lang ang solusyon. Good afternoon po sa ating lahat. It's a sunny day, sunny afternoon. Patnubayan nawa tayo ng Panginoong Hesukristo sa pag-aaral natin ito. Okay. Yung unang-una po, sa dinami-dami ng paraan, meron lang pong isang solusyon. Ano po yung solusyon na yon? Or should I say, sino ang solusyon na yon? Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Amen? Tingnan nyo ha, isipin nyo mo mabuti ito. Bulay-bulayan lang po natin. Ang dami-daming paraan na sinusubok ang tao. Gagawin to, gagawin yan. Pero isa lang po ang solusyon sa lahat. Si Jesus Christ. Okay, sample. Gustong magtagumpay sa buhay, si Jesus Christ po ang solusyon dyan. Gustong umayos ang kanyang pangangatawan, gustong maging healthy, si Dr. Jesus ang kailangan dyan. Diba? Gusto niyang maging scholar ng Bible, si Lord Jesus ang kailangan dyan. Sapagkat papatnubayan niya tayo kung may desire tayong mag-aral ng kanyang mga salita. At yung mga ibang mga pangarap natin sa buhay, like gusto mong maging empleyado na sa isang company, well, si Jesus po ang solusyon dyan. Di ba? Gusto mong maging doktor, doktora, makatulong ka sa kapwa, especially nung mga COVID days, no? COVID years, 3 years ago. Yes, actually, ang kailangan po ng tao during that time, ang kailangan ng mga tao during nung pandemic, si Jesus Christ po. Okay, susunod po. Sa dinami-dami naman po ng mga problema, di ba? Isa lang po rin ang solusyon, si Jesus Christ din po. Wala na pong iba. Hindi po ba? May problema ka sa financial, si Jesus Christ ang kailangan. May problema ka sa ganito, si Jesus Christ ang kailangan. Kaya, lahat, pansinin niyo mabuti, lahat bumabalik kay Jesus Christ, lahat tumuturo sa Kanya. Pero ang masaklap, maski tumuturo sa Kanya, tinatakpan natin ang ating mga mata para hindi natin makita ang katotohanan. That's the saddest part of this vlog. Ang gusto kong iparating, ang pinakamasaklap, yun po yung tinatakpan nila ang kanilang mga mata para magawa nila yung sarili nilang gustong gawin na hindi nila alam mapapahamak sila na maglilid sa kapahamakan nila sapagkat wala silang nagkapagligtas sa buhay nila. Okay. So, yun po. At marami pa pong iba. Pero ang answer, Jesus Christ. Hindi po ba? Ang daming way, ang daming paraan na gustong subukin ng mga tao. Pasensya na po. Pardon. Pero, hindi nila alam, ang tanging solusyon ay walang iba kundi si Jesus Christ. I am the way, the truth and the life, no one cometh to the Father but by me. So, if you know that there is one Savior, one Lord, one solution, therefore, magiging napaka-unwise mo pag hindi mo yayakapin yung solusyon na ino-offer ng Bible, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. At ito po ngayon ang good news. Lahat ng kailangang i-deal patungkol sa kasalanan, tinapos na po niya doon sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago. Ang gagawin mo na lang, maniwala ka na namatay siya para sa'yo, para bayaran ang mga kasalanan mo. At pag ginawa mo yan, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan, hindi dahil sa sinabi ko, kundi dahil yan ang sabi ng Bible. If you are not yet a subscriber of this very wonderful and super blessed channel, I invite you to do so. Click the notification bell and
I promise you, the Lord Jesus Himself will open your eyes, will open the eyes of your heart to see the necessary truths coming from His Word, the Holy Bible. Thank you po muli. And as always, Jesus truly loves us all.